Hi! Hello! Good evening po sa inyong lahat! And welcome to K-Kitchen! Yes, may bago po kong kauso, K-Kitchen. Ibig sabihin yan ay Karas Kitchen. So, andito po ko ngayon sa kusina at ipagluluto ko po kayo ng aking first ever na recipe. Hindi ko alam kung magugustuhan nyo to, pero ang unang-unang lulutuin natin para sa ating first episode ng K-Kitchen ay walang iba kundi adobo. So, alam naman natin lahat na ang adobo ay iba't iba ng klase ng luto, di ba? Merong adobong matamis, merong adobong maasim-asim, merong adobong masabaw, merong adobong halos wala ng sabaw. So, parang sa relasyon lang din yan, di ba? Kanya-kanya ng timpla. Pero, nasa iyo na yon kung papasarapin mo ba o hindi. Nasa pagluluto din yon. Magugustuhan nyo kaya ang aking timpla ng adobo? Let's see. Kasi ang tagal ko nang pinapromise sa inyo, di ba, na magluluto tayo palagi. Pero hindi ko natutuloy. Pero ito na, finally, gagawin ko na ang ating K-Kitchen. Kung saan lulutuan ko kayo ng mga pagkain, ulam, dessert, at kung ano-ano. Di ba, halo-halo na po yan. At kaya po ako may crown, ayan. Ang ibig sabihin yan ay... Nanalo po ako. Pinakamagaling magluto, pinakamagaling magkalat, pinakamagaling mag-imbento ng luto. Ayan. Niligyan ko na po ng crown yung sarili ko, okay? Para hindi niyo man magustuhan, at least nagustuhan ko yung luto ko sa sarili ko. Okay. So, huwag natin patagalin pa. Panoorin niyo na yung luto ko, sana magustuhan niyo yung timpla ko. So, eto na po, i-prepare muna natin ang sibuyas at bawang. And then, yung chicken na nahugasan na po. So, huwag niyo po i-judge dahil hugasan na yan. Next, ang patatas na hugasan na rin yan ay may tubig pa. Okay. So, dito naman tayo sa kawali. Bubuksan na natin yung kalan. So, nakaprepare na yung bawang. Ang hinihiwa na lang po natin ngayon ay yung sibuyas. Alam ko naman na nakakaiyak yung sibuyas, pero matapang kasi ako eh. Tapos na ako sa pag-iyak. Kaya gagawin niyo po para hindi kayo masyadong maiyak. Bilisan niyo po sa paghiwa. Yan. Okay. Pero kahit bilisan mo, nakakaiyak pa din. Parang sa pag-ibig lang yan, kahit iwasan mo hindi maiyak, maiiyak ka pa rin kasi sasaktan ka pa rin niya. Okay na siguro to. So, bawang naman po. At after hiwain, palabasin ng kataas. Ayan. Para masarap. So, dinidikdik na po natin yung bawang. Kailangan mo dikdikin. Ganito po yung ginagawa sa mga... jowa niyo pag pinapaamin niyo. Para lumabas yung katas, paaminin niyo. Kailangan niyong dikdikin para umami. Okay, so next ay ang mantika. So, pinainit ko na po yung kawali, tapos lalagyan na natin ang mantika kapag mainit na po siya. Sorry, maghugas po tuloy ako. Okay, so ganyan na niyo muna yung kamay niyo pag medyo mainit na, saka niyo ilagay yung mantika. So, nilagyan ko na ng mantika. After nyo pong lagyan ng mantika, hintayin nyo ulit na medyo mainit na ulit siya bago nyo ilagay yung bawang at sibuyas. Okay, it's time para ilagay na natin ang sibuyas at bawang. Ayan. So, hininaan ko po yung apoy para hindi masyadong masunog. Kailangan mahina lang po yung apoy. Ayan. Haluhaluin nyo ang bango. Tapos, lagyan na natin yung chicken. Hinugasan ko to ah. Kala nyo dyan. Anyhow! So, eto na yung chicken, guys. Lagyan na natin. Igigisa po natin yung chicken. Kasya kaya to sa lalagyan natin? Alam nyo, matagal na tong kawali namin eh. Hindi namin pinapalitan. Kasi, ewan ko ba, parang may ano siya, may history. Kaya pasensya na ko, medyo maitim na. Pero marami na tong pinagdaanan. Sa hirap at sa ginhawa, hindi namin siya pinapalitan. Dapat naman kasi hindi agad-agad nagpapalit, di ba? Kayo naman kasi nakakita lang kayo ng bagong kawali o magandang kawali, papalitan nyo na agad. Hindi nyo malang inisip yung pinagdaanan nyo. Boom! Bam! Oh, bop! So, dahil masyado marami yung chicken, medyo laksan na natin yung apoy. Pero hindi naman sobrang lakas. Yung saktong apoy lang, kasi pag masyadong malakas, masusunog. Sobrang hina naman, hilaw. Parang sa relasyon lang din, di ba? Pag sobra-sobra, baka mabwisit siya. Maumay. Pero, kapag hindi naman masyado yung fire at konti lang yung fire, hilaw. Hilaw ang pagsasama. So, kailangan saktong apoy lang dito. Pinapawisan na po agad ako. Maganda palang exercise to.
Okay, so tinakpan ko muna siya. Basta kapag tinakpan niyo po yung adobo niyo, make sure na babalikan niyo din siya kaagad. Kasi kapag masyado niyo siyang matagal na naiwan, baka masunog. Diba? Hugot yun. Huwag niyo iwan ng matagal. Baka mapano. Okay, buksan na natin siya. Ayan, medyo lumalabas na po yung katas. And then, ang next na ilalagay natin ay ang patatas. Matagal kasi maluto yung patatas. Kaya kailangan nilagay mo na rin siya agad. Okay, so finally, ang pinakahihintay, ilalagyan po natin ang toyo. Kaya po masarap to kasi parang lumabas na yung katas-katas ng chicken. Wow. So ilalagyan na natin ang toyo. So alam nyo kung bakit masarap to? Kasi hindi siya ganun kaalat. Kasi may yung toyo, may halo na siyang ano, yung katas ng chicken, yung tubig. Wow. Tubig kanina. Ayaw naman natin ng ganun kaalat. Kailangan tama lang. Pero mas gusto kong maalat kaysa bitter, di ba? Nagyayabang ka pang may laptop. Kakita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo eh. Kayo, anong gusto nyo? Maalat o mapait? No. Ah, lalaban ka pa. Mas gusto ko na yung maalat kaysa mapait. Kaysa bitter, di ba? So, takpan na ulit natin siya. At pakukuluan natin siya na matagal kasi yun na yung ano, yung sekreto. Pag pinakuluan mo siya na matagal, na mahina lang yung apoy, lalabas yung mga katas-katas niya. Tapos, para siyang manuyot-nuyot. Basta ganun, masarap. Mamaya na lang ulit. A few inches later. Okay, so bisitahin natin siya. Tikman natin. Meanwhile. Sarap. So, ang sekreto doon na masarap na luto ay yung madalas na pagtikim. Pag po tayong titikim ng iba ha, yung niluto lang po natin ang titikman natin. Tapos, lagyan natin ng konting pepper. So, guys, pag tinikman nyo, tapos medyo maalat siya, lagyan nyo lang ng konting tubig. Basta tikman-tikman nyo lang kung ano yung papasa sa panlasa nyo. Depende rin sa inyo kung gaano karami yung lalagyan yung pepper. Ako, konti lang yung trip ko. Okay? Takpan ulit natin. Okay, so matapos ang makailang tikim, mukhang okay na siya. So habang pinapakuluan nyo siya guys, nasa inyo kung gusto nyo na i-stop or diretso pa. Kasi di ko alam kung ano yung trip nyo eh, yung masabaw-sabaw o talagang tuyot na tuyot. So depende yun sa inyo. So luto na to, feeling ko makakain na ako, sarap naman ng kanin namin. Okay guys, so kumuha na ako dito, ayan. Bango. So magkakamay po tayo. Tikman natin yung luto ko. May konting-konting sabaw naman kasi gusto ko yung may konti kahit papaano. Ayan. 'Di ba? So baka nagtataka kayo, walang suka yung adobo ko. Well, nasa sa inyo naman 'yon kung gusto niyo lagyan ng suka. Ako kasi yung trip kong adobo yung walang suka. Tsaka wala ding asukal. Yung talagang parang maiiga na ganun. So ito na, kain na tayo. Ang sarap pa nagkakamay. Yummy! Alam niyo, masarap ko partner dito, kape. So, nagpatimpla ko ng kape. Sinasabaw ko rin itong kape sa kanin eh. Sarap. Guys, ang sarap. Mukhang mananaba ako sa kakaluto ko. So, pwede niyo rin gawin itong spicy. Spicy adobo. Mahilig din ako sa spicy. Kaya lang, marami kasing kakain dito sa bahay ng luto ko. So, ayokong gawin spicy kasi para sa sarili ko lang yun. So, lalagyan ko na lang siya ng konti anghang para sa akin. Kasi mga kasama ko dito sa bahay, hindi masyadong mahilig sa maanghang. So, there you go. Tatapusin ko na itong pagkain ko. Sunday ngayon, mamaya magla-live ako. So, thank you so much for watching. Mag-comment down kayo kung anong gusto nyong lutuin ko next time. At salamat dahil pinagtiyagaan nyo ako. Yun lang. Bye-bye, guys! Subscribe!